nag-start kami sa hobby way back 2011, nagkaroon na fair dito sa may Fatima. Then, gathering siya ng mga exotic keepers like tarantulas, scorpions. Then, doon ko na-meet sila, Rupert, then yung iba naming friends. So, well, nung bata pa lang ako, lagi kami may alagang hayop sa bahay. So, dogs, cats, then nagkaroon ng turtles, isda, ganyan-ganyan. So, I mean, parang out of the usual, bakit hindi ko try? Gusto ko naman maiba naman. So, nag-try akong mag-alaga ng ilang inverts and nagustuhan ko naman. Since, hilig ko mga ganyan-ganyan. Kasi magtuloy-tuloy na lang. Meron kami na ball pythons, boa, carpet python, different kinds of scorpion, tarantulas. Then, we also breed rats, hamsters, and like gerbils, and roborovski. Out of the usual, hindi siya common. Hindi siya pangkaraniwan na aso na pakain, paligo, lakad, linis, parang ganun. And pinaka-importante is you get to meet a lot of different people who share the same passion with you. Tulad nga, kung paano kami nagkakilala. Parang ganun, kumbaga lumalawak yung circle of friends mo na pare-pares kayo ng hilig. Marami kang nakikilala, marami kang nararating, marami kang nalalaman. So, para sa akin, yun yung isa sa magandang feeling ng pag-aalaga ng ganito. Nag-organize yung Reptile X yun. Ginather niya yung mga malalaking group dito sa Philippines. Nakakatuwa rin kasi, yun nga, akala namin, kilala na namin yung mga yung most na common names sa hobby. Then nung inintroduce kami sa Reptile X, na kinausap kami ni Sir Jimmy na eto nga ilalunch yung Reptile X. Parang dami pa pala na keeper. So sa yun syempre different people with different ideas na oy may ganito pa pala yung mga knowledge nila, mga pag share kayo ng knowledge, mga ano, continuous learning siya. Well, sa industry kasi medyo, I'd say medyo mahirap, medyo ano, dahil hindi pa tayo ganun to open. Unlike other countries na nakakapag-show sila openly, nakakapag-distribute or nakakapag-acquire ng papers yung mga gustong mag-alaga. Dito sa atin medyo mahirap pa unless bibili ka talaga sa mga legit and reputable breeders para magkaroon ka ng papers. So I would say, medyo mahirap siya, pero andyan pa rin yung patuloy na pagtanggap ng tao. Dumadami at dumadami yung nahihilig. Dumadami yung mga hobbies natin. So, I'd say, papunta siya sa okay. Stress reliever ko siya. Makita mo lang silang okay sa yung paglaki nila. Parang nakakawala ng pagod and wala kang magawa, tingin ka lang doon sa alaga mo. Parang nare-refresh ka, nare-relax ka. Then, yun, magiging busy ka na kasi maiisip mo yung mga project mo. And then yung excitement na after a year, ganito, yearling na tong ball python ko. And then another year, pwede na siyang breed. Ma-acquire ko na yung gusto kong mutation or yung morph. Which is, hindi ko na kailangan maglabas ng pera para purchase ng ganong alaga. Patuloy lang nila. Alaga pa rin sila and huwag silang magpapadala dun sa dahil sa may bago, dahil sa may uso. Kasi ang tendency, pag may bago, ibili ka eh. Ibili ka ng bago and then yung mga una mo, mapababayaan sila. Kumbaga parang nai-excite ka na lang dahil bago na lang, hindi dahil talagang hilig mo. So, yun ang may advice ko kanila, number one. Huwag silang padadala sa bago. I-maintain nila yung desire nila, yung hilig nila, yung passion nila sa hobby. Huwag lang sa mga kung bagong species or kung ano man.